5 factors to consider kapag ikaw ay naghahanap ng trabaho dito sa UAE. Watch this! Hello friends! Kashing-kashing! Welcome to Team Malubag and this is Mama Ai. If you are new to our channel, please subscribe at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos namin. In this video, I am going to share with you my job hunting journey way back 2014. I know, right? Kaya naman, sasamahan natin ito ng mga tips and suggestions para magkaroon ng kabuluhan ang episode na to at makatulong sa inyong journey. Tara guys, umpisahan na natin! Saan mang bansa kayo magpunta kapag kayo ay naghahanap or mag-a-apply ng trabaho, ang unang hahanapin sa inyo ay ang inyong curriculum vitae or ang tinatawag na CV. Walang tama or mali sa paggawa ng CV. Just make it presentable, interesting, updated, at syempre, isama mo na rin dyan ang pangmalakasan mo na photo. Dapat nakalagay dito ang iyong mga work experiences, special qualifications, schools and trainings attended, and of course, your current contact details. Sa inyong contact details, kasama po dyan ang inyong email address. Iwasan po natin yung mga unprofessional email address katulad ng mailmyasim@hotmail.com, mga ganun. Simplihan lang natin mga besh katulad ng aileen.malubag0424@gmail.com, mga ganun. Kung wala ka pang idea sa format na gagamitin mo, pwede kang mag-review ng mga samples of CVs at isama mo na rin dyan ang cover letter. Marami niyan kay paring Google Best. And speaking of cover letter, kailangan customize ito according to the position that you are applying for. Ayan, nakagawa ka na ng CV mo. Now, you have to save your file with a personalized file name instead of using a generic one. Example, Aileen Malubag space CV2020.doc kapag ang ginamit mo ay Word format and .pdf naman kapag PDF format ang ginamit mo. Besh, sa file name pa lang, may impression na kaagad na yung iyong CV ay updated because of... Aside from our traditional CV, meron na rin tayong tinatawag na video CV. Bago to! Hey everyone, my name is Aileen Malubag and I'm currently working as an accountant for a British company here in Dubai, UAE. I started my career back in the Philippines working in various fields like restaurants, training center, insurance, investment companies, and banks. In these fields, I evolved into sports and extracurricular activities. Through this involvement, I learned excellent interpersonal skills and the ability to work well with a team. I am hardworking and responsible, and if you choose me, I will not let you down. Para gumawa ng video CV, kailangan po ito ay 1 to 2 minutes maximum. In doing a video CV, you have to consider your audience or the company you are applying for. Besh, never read your CV or your script in front of the camera. Consider the camera as the person who is interviewing you. Make a summary of your personality or the value that you can add into the company. Talk slowly and syempre, kailangan clearly. Ayan besh, ready na yung iyong CV. Second factor that you may want to consider is the online job applications. And unang-una na dyan ang pag-create ng accounts sa mga job sites. Kasi po, madami din dito sa UAE, katulad ng LinkedIn, Bike.com, Naukri Golf, Golf Talent, at marami pang iba. It's a good idea na maumpisahan ang paggawa ng account sa at least one of these major job sites. Aside doon sa pag-fill out mo ng form online, these job sites may also require you na i-upload yung CV na ginawa mo kanina. Kaya naman, make sure na pareho yung mga nilagay mong details and informations. One tip sa paggamit nitong mga job sites is yung pag-subscribe doon sa kanilang premium package. For example, yung LinkedIn Premium which costs around 100 dirhams and good for 3 months. And the best benefit nito is you can email directly your CV to the employer. Another way to apply online is using
the company website. Lalo na kapag alam mo na or may idea ka na sa company na gusto mong applyan. Okay din ito kasi your application will go directly to the company's job vacancy sections. Another way is to send application via email. Ito yung isi-send mo yung CV along with the cover letter as an attachment. So make sure to save your documents with the correct file format. Again, sending an application through email will also go directly to your employer. Regardless of how you apply, it is important na sundin ang instructions at i-check ng paulit-ulit ang information before you click submit or send button. Another important tip guys, send an online application early in the morning para hindi matabunan ang iyong email. Please note na hindi lang ikaw ang applicant. At kung sakaling tanging ikaw lang ang applicant, edi wow, besh, kabahan ka na. Oh, no. 2 days after ko dumating dito sa UAE, nag-start na ako mag-create ng mga online accounts. Nag-try din ako na mag-send online and using the company websites. And on my second week, I got hired in one of the perfumery companies sa Dubai Investment Park. Meron lang akong policy na hindi nagustuhan, kaya I had to withdraw my application. Kaya balik job hunting ulit. Another factor that you may want to consider is walk-in application. Dito sa UAE, hindi nagpapatinag ang mga kabayan. Mapa-summer man yan or mapa-winter, go out and bring your CV. Alam ko maaga kang gumising kanina kasi nag-send ka ng mga applications online. Pero besh, mamaya ka na lang matulog sa gabi. Samantalahin ang time habang open pa ang mga offices. Yung first official job ko dito sa Dubai, nakuha ko through walk-in. On my third week po, I decided to go out and do walk-in at napunta ako sa JLT. And doon sa metro station, may nagtanong sa akin na kabayan kung saan daw ba yung Platinum Tower. Ang sabi ko, hindi ko alam kasi first time ko lang pumunta doon. So ang nangyari, sinamahan ko siya hanggang matapos ang kanyang interview. At before kami makalabas ng pinto, nabanggit ni kabayan na hindi siya natanggap kasi ang hinahanap ni employer ay isang full-time. So I grabbed the chance and presented my CV doon sa employer pero hindi pa ako na-interview that time. I was interviewed the following day and started the job right away. Pero besh, hindi pa tayo dyan nagtatapos. After ilang weeks or months na pag-send ng iyong mga applications, imposible na hindi ka makaka-receive ng call for interview. So the fourth factor that you may want to consider is your interview. So ayan na, tumawag na si Miss Tapia besh. Sabi, meron ka daw interview. Huminga ng malalim besh. Mag-research ka tungkol doon sa company. You may also come up with a question para naman maibabato ka dun sa interviewer mo. It's one way to show na interested ka doon sa company. Pangalawa, practice yourself answering FAQs during interview. Unang-una na dyan, so, tell me about yourself. Sa tanong na ito, besh, huwag ka munang kabahan kasi sa totoo, hindi interesado yung interviewer mo sa isasagot mo. Sa tanong na ito, gusto lang niyang malaman na ikaw ay confident, enthusiastic, and passionate sa pagsagot sa tanong na ito. You might want to speak about your past work experiences, yung school kung saan ka gumraduate, or any organization kung meron man. A day before the interview, check the location or address ng interview. Isa lang masasabi ko dito, besh, bawal malate. Another important thing is come to the interview presentably. Wear proper clothes and syempre apply appropriate amount of makeup. Remember, first impressions last. One last thing guys is bring a copy of your CV during your interview. You may also want to bring copies of your credentials and portfolios. For office works like accountants, admins, HR, normally ang nire-require lang ng employer is yung CV and other credentials. Pero kapag ikaw ay katulad ni Papa D na isang multimedia artist, kadalasan ang hinihingi po sa kanila is yung samples of portfolio. Another factor that you may want to consider is during the holy month of Ramadan. Month po kasi ang Ramadan naglalas siya ng 1 month. Generally speaking, shorten po ang mga office hours. Some fast food chains and resto naman ay close kasi po naka-fasting ang karamihan. Kaya during this period, it is less likely that you will win a job. So, that's all for today! If you found this video valuable, give it a like and hit subscribe.
Happy job hunting! Bye-bye!